Hey guys, ngayon may ring light na. So, testingin natin yung ring light. Okay, so hello everyone. For today's video, I thought of talking about my very first investment. Okay, so yung pinakaunang investment ko was nung dalaga pa ako. Nung bata-bata pa ako, I thought of, sa tagal-tagal ko nang nag-work, I need to put my money, apart from in savings or sa bank, I need to make sure na may mapuntahan naman yung pera ko. So, nag-iisip ako before, dati pinag-iisipan ko pa, gusto ko ba bumili ng sasakyan o gusto ko ba bumili ng property, ng bahay? So, ako, whenever I make a decision, lagi akong mag-iisip kung ano yung pros, ano yung cons. So, gumagawa ako ng ledger pros and then yung cons. Tapos, ililista ako. Kunwari, if buying a car, what are the pros and what are the cons? So, nililista ko yung mga positive things and nililista ko sa kabila naman yung mga not so good things. So, when I did that, yung sa part ng decision ko was, ito naman, opinion ka lang, no? For a car, one of the pros during that time was, of course, syempre, ano, parang ganda tingnan, and then also, parang it's a sure sign na parang you're moving up in your life kasi may sasakyan ka na, and then it can bring you to places. But the thing is, nung sinusulat ko rin yung cons, iniisip ko rin na parang nanganganak siya ng gastos. So meaning, kailangan pag-isipan ko saan ko siya ipaparada. Eh, hindi naman libre yung parking, diba? So wherever I go, I need to park it. Bukod sa bahay ko, na kailangan may parking space. Wherever I go, whether it be sa bank, or sa mall or sa office, I still need the parking space and I need to pay for that. Hindi ka naman yan basa-basa pwedeng ipark kung saan-saan. Kung I want it secured, na hindi mananakawan or hindi siya mababasagan, then I need to pay for a secured area where I can park the car. And then of course, meron kang pag-iisipan na maintenance. Siyempre parang I think may certain number of kilometers tapos si Papa dadali mo na sa kasa, pa-check up. Siyempre hindi naman libre yun, diba? May bayad yun. So siyempre hindi mo rin naman maiiwasan yung mga accidents. Like for example, nakabangga ka or nakakasagi ka o nasagi ka. So yeah, sure. Pagka nasagi ka, pipay up ka niya. Eh, paano kung tinakbuhan ka niya? Like yung mga motorcycle drivers or yung mga jeepney drivers. Wala nang ang pera yun eh. So, mag-expect ka pa ba talaga na babayaran ka nila? So, out of pocket mo pa rin yun. So, yun yung mga things. Of course, bukod pa dun, pagas, di ba? Hindi naman yan running on its own. So, you need something. You need to fuel it and then marami pang bagay. Siyempre, bibili ka ng kung ano-ano, seat cover, bibili ka ng tint, papatint mo, tapos papabanguhan mo, mga ganon. So, dahil yun yung mga naiisip ko, I thought of yung bahay naman. So, if I buy a property, do I need a house and lot? So, iniisip ko, nung panahon na yun, single pa naman ako, tapos bagong single lang ako noon eh, so nag-enjoy pa ako sa singlehood ko. Tapos inisip ko, tatlo kaming magkakapatid. Dalawa kaming babae, panganay ako. Tapos middle child namin is one and only boy. So, syempre, of course, due to, hindi naman sa due to, but yung kinagisna namin na culture or yung family values is usually ang lalaki na iiwan yan sa bahay ng mga magulang kasi siya ang tagapagmana ng bahay ng magulang at mag-aalaga sa mga magulang. So, ganun. So, of course, hindi sa akin mapupunta yun. Kasi,
kailangan kong bumaba and pumanig sa mapapangasawa ko, diba? And then naisip ko rin, I want my own space. And then eventually, palalayasin din naman ako ng mga magulang ko kasi nga, siyempre bahay nila yan, diba? Pagka nag-retire na sila, they expect na you will have, I will start with my own family. So, dahil inisip ko nung single pa ako, siguro, di ko naman sure kung magkakajowa pa ako, diba? O, if I will truly get married. So, medyo realist ako nung panahon na yun kasi nga bagong hiwalay lang ako sa jowa. So, inisip ko, dahil single ako, I don't really need a huge house. I just need a space where I can stay, where I can sleep comfortably. Siguro, I can invite some people, but it doesn't necessarily mean I need a lot of rooms. So I thought the best investment or the best thing for a property, it should be a condo. Okay? So condo yung naisip ko. So inisip ko, ano ba yung pros and cons? So gumawa na naman ako ng ledger ko. So sa pros, nilagay ko dyan. So if I have my own space, so syempre, hindi na ako magre-rent. Right? And then, if I buy a pre-selling property, kumbaga pong pre-selling siya, mas mababa ko siya makukuha. Unlike ng nakatayo na siya, RFO na siya, medyo mahal. So, iniisip ko rin yung budget ko. What is my budget? Kasi yung pera ko, naka-divide siya kung ano yung pang needs, ano yung like yung needs ko, yung mga bayarin, yung mga bills, and then yung mga loan, ganyan. And then, dapat ang gagalawin ko lang for yung investment ko is yung excess money, right? So, yun, ganun. So, inisip ko, ano ba yung pasok sa budget ko? Ganun ko siya inisip. Eh, yung panahon na yun, ang pasok lang sa budget ko is pre-selling, ganyan. So, definitely, mas mura ko siyang makukuha. I just need to wait for like, I think, na mabayaran ko yung 20% of the whole amount ng property. And then, or when it can be finally announced na pwede nang i-turn over. So, nung panahon na yun, so di gumawa nga ako ng pros and cons. So, pagka pros, ang naisip ko is I have my own space, may privacy ako. Hindi ako magbabayad ng rent. It's my own perpetual property, meaning to say, pag sinabing perpetual property, hanggang sa, kahit mamatay ako, may, kunwari, ipamana ko sa anak ko kung nagkapamilya ako, or when I have my own family, mapupunta sa anak ko, sa apo niya. So, it's perpetual. It can be passed on. Okay. So, yun. Ano pa? Meron namang binabayaran, pero yung mga association dues, yung mga ano pa ba, yung mga maintenance, like for example, if I want na may pa-renovate or fixtures na gusto kong ipakabit, it's really up to me. Kumbaga, hindi naman siya agad-agad na isang bagsakan na babayaran. So, yun yung part ng cons. Pero inisip ko, pro pa rin yun kasi it's really up to me. It's up to my decision when ko gusto ipagawa yun. But, bukod doon, so syempre, tied down ako for X number of years. Ang panahon na yun, 15 years ko kinuha yung property. So, 15 years kong bubunuin yung bayarin. Unlike ng car, usually, ang car, 5 years lang yata or 3 years to pay 5 years. Yun yung maximum. So, yun yung mga bagay-bagay na mga pinag-iisipan ko. So, if I live in a condo naman, so, syempre, limited yung space. Yun yung inisip ko na cons doon. But, ano bang gagawin ko sa space? Given na pumapasok ako sa opisina, so half of the time or 8 hours ang buhay ko nasa opisina, and then the rest, like for example, 2 hours, nagko-commute ako. By the time na makauwi ako, magpe-prepare ako ng food. Siguro manonood lang ako ng TV o kaya kung anumang magbabasa ng libro, and then maliligo ako and then matutulog na ako. Yun lang yung iisip ko ng mga activities. So, yun lang yung mga mahalaga sa akin ng panahon na yun for a property. And then, inisip ko, anong mangyayari sa kunwari, maisipan ko na o mag-decide ako na mag-house and lot na lang ako, say, pagka nag-asawa na ako, and then yung
napag-usapan namin ng partner ko na ay gusto natin ng bigger or magkaroon kami ng family. We need a bigger house. So, dun ako mag-decide, okay, what will happen with my property? So, inisip ko, I can rent it out. So, it can become an income-generating asset for me. Diba? Unlike ng car, nagde-depreciate siya. By the time na makuha mo siya, start mo siyang gamitin, nagde-depreciate na siya. And by the time na mabenta mo siya, mababa na yung value. Unlike ng property, ang pros ng isang property, like a house or a condo, hindi siya nagde-depreciate yung value, kundi pataas lang siya ng pataas. You can either make use of it for rental kung wala ka ng magre-rent, or if you wanna sell it to yung buong property mo, gusto mo nang ibenta kasi kunwari you don't have any use for it na, or you're moving na sa abroad, you can sell it for a higher price. Yun ang kagandahan yun. So, yun talaga yung naisip ko nung panahon na yun. So, syempre, winner yung property. So, yun yung ininvestan ko. Tapos, best way for you guys, pagka magde-decide kayo kung anong best property na kukuhanin ninyo, syempre mag-research kayo anong property developer na trusted. You can ask around also from your friends or parang sa mentor ninyo. If kunwari meron na silang property, you ask around na parang, hey, kamusta ba yung community na where you live? Okay ba water? Bahain ba? Okay bang kuryente? Nagba-brown out ba? Meron bang accessibility? Accessible ba siya? Like, nadadaanan ba siya ng mga... Siyempre, wala na akong sasakyan, diba? So, magkukomit ako. Is it accessible sa mga public transportation? Meron bang nearby schools? Nearby church? Yung mga things na kailangan mo, nearby groceries, wet market, or talipapa. So, those essentials na kailangan malapit sa'yo, accessible sa'yo, kasi nga, doon ka nakatira. Doon ka titira. And then, yung community, that's very important. Yung security. Security ng area, meron bang rumorondang guard? So, yun din, napag-isipan ko rin yun. Kung mag-house and lot ako, and then I'm not there all the time, so, syempre, mababakante yung bahay kung mag-isa lang ako. And then, kung malaman ng mga kapitbahay ko na mag-isa lang ako, syempre, di ba, malalaman yun ng mga masasamang loob. Tapos, madali akong mananakawan. So, unlike yung nasa condo ka, secured ka kasi solo living ka lang naman or solo living lang naman ako. Yun yung kaisipan ko na parang may rumorondang guard, and then, bago sila makapasok sa property, mahigpit, may security talaga. So, those are the things na talagang pinag-isipan ko. And then, tingnan mo rin kung ano yung mga bank financing options for you. Kung may pag-ibig ba yan. Kasi sometimes ang condo, depende yun kung prime condo siya. So, sometimes pagka prime siya or high-end siya, hindi siya pwedeng pang pag-ibig. Hindi mo siya pwedeng i-loan sa pag-ibig. Yung mga low to middle cost na mga bahay, it can be applied for a pag-ibig loan. Of course, marami rin naman bank options, and then mamimili ka rin sa market kung ano yung mga mababang finance charges or yung mga interest rates. So, depende kasi yun eh. Ang kinuha ko nung panahon na yun, after ko mag 2 years pay ng 10% down was PS Bank. And mababa naman yung binigay nilang rates. And then, plus yung pinsan ko, she was a banker for PS Bank. So, nabigyan kami ng magandang deal. And then, 15 years to pay siya. Tapos, ano pa ba? Ayun, maganda din yung community niya. Looking back ngayon na 2 years na lang pong natitira, or I think 1 year na lang natitira kasi matatapos ko na yung 15 years. So I'm very, very proud of that property na meron, yun yung matatawag ko na hard-earned money ko from when I was still single until
for the totality ng 15 years. So, nakikita ko na kung saan napunta yung pera ko. Unlike ng pag-car, ano, syempre, di ba, after 3 years nga lang, may mga mapapansin ka ng kakaiba sa sasakyan kasi nga nagde-depreciate siya or naluluma na yung sasakyan. So, yun lang po. I think that will help you decide kung ano ba yung best investment for you. Yung property developer ko was, ano nga ba? sister company siya ng Mega World eh. Or ano pa siya, subsidiary siya ng Mega World. Empire East, yan, naalala ko na, Empire East. So, yun yung mga low to middle class properties nila. So, kahit naman po na low o middle class siya, it doesn't really matter. It matters is you. Kung ano yung sa palagay mo, because you're going to make your own home. So, you make your own home, whether it be a low or a middle class, kung saan ka komportable, kung saan mo kaya ng budget mo, hindi mo kailangan magpadikta na kung ano yung sasabihin ng society na, oh, yuck, diyan ka lang nakatira. So, it doesn't matter, okay? So, ikaw dapat talaga ang masusunod because ikaw naman nagbabayad nun. Kaysa naman bumili ka ng property na hindi mo naman pala kaya, friend. Diba? Parang ang social climber nun. Wag, wag ganun. Kung ano lang yung abot ng kaya mo, dun ka lang. Stick to that. Don't be dictated or don't let your actions be dictated by what other people will say. Okay? So anyway, thank you so much, guys. So I hope makatulong yun sa inyo in making your investment decisions, whether it be a car or a house or whatever. The strategy on how to think first, do your research first, and then also ask around, ask reliable sources. So yun lang po. Thank you so much. Take care. God bless. Let's all just be life-giving, supportive of each other. Stay safe, be healthy, and enjoy your day. Bye!